Ito ang mga kaganapan bago pa mag-LBM yung mga kasama ko. Pito ko yung magkakasama pero ako lang yung hindi, tanging hindi nag-LBM. Dahil nga kaarawan ng kapatid ko, inantreat siya ng Samji. At kinabukasan, doon na pala mangyayari yung mga hindi naming inaasahan. At ang pinakakawawa sa lahat si Baby. Dahil nga hindi niya kayang uminom o magdede. Wala siyang gana. Mas marami pa yung naidudumi niya kaysa yung naipapasok niya. At yan si Mrs. nagsusuka po yan tsaka nag-LBM. Dehydrated na rin po siya. At nagpapadede pa siya dito sa aking anak. Tapos masama pa yung pakiramdam ni Mrs. Ayaw naman sana naming pumunta ng ospital dahil nga wala rin kaming sapat na budget pambayad sa ospital. Pero nagdesisyon na yung asawa ko na dalhin na daw namin si Baby sa ospital dahil nga malalim na rin yung mata niya. At pag umiiyak siya, wala nang luha. Pag nagdudumi siya, wala na rin ihi. Ito yung mga sign na dehydrated na yung bata. Kaya sabi ni Mrs. kahit na si Baby lang ang ma-hospital, kahit siya daw is magpapagaling na lang daw sila sa bahay pati ng kapatid ko. Kasi sila yung tatlo sila halos yung napuruhan. Sila yung talagang matindi yung pinagdadaanan tayo ng dumi ng dumi. Tapos yung iba nagsusuka din. Kaya wala man kami sapat na budget. Talagang tinala na namin sa hospital. At ito na yung ipapakonfine na namin siya. At pina-check up din namin yung iba namin kasama kung anong dahilan kung bakit sila nag-LBM. At ayan si Baby, grabing tamblay na po niya dyan. At yun naging resulta po ng kanilang mga test, ng kanilang mga stool. Ay si Baby ay nagka-amiba. May amiba daw siya ng 37. Then yung makasamahan namin, parang ang pagkakasabi sa sobrang taba daw. Pero hindi pa sure sila dahil ang inano naman is pang amiba din. So ayan, nung na-combine si Baby, yung sapat lang na pera ko na dala, ayan, mga pinabili lang na mga reseta sa amin ng doktor. At ayan, hindi na namin alam kung paano siya makakalabas dahil nga hindi namin alam kung paano makakakuha ng pambayad dito. Ayan, malakas na po si Baby, pang 2 days na po niya dito sa hospital niyan. Yung pagiging dehydrated niya dahil sa mga gamot na rin at sa dextrose, ayan, nawala na po yung pagiging matamlay niya. Naging masigla na po ulit siya. Kaya yun, aking dalangin na samahan niya akong manalangin sa tuloy-tuloy na pag-recover nila, maging sa bills namin dito sa hospital. Wala namang imposible sa Diyos. God is provider. Salamat po and God bless guys.